Good day mga kalapatids. So Webes na naman mga kalapatids, malapit na naman yung kargahan. So ngayong araw mga kalapatids, magbibigay ako ng tea tonic sa tubig. Dahil kahapon plain lang ako, plain water, plain patuka. So wala nga tayong binigay. And then yung Lunes Martes natin nilinis natin yung liver. So pinasukan din natin ng carbo at saka ng amino. Magmimix tayo ng tea tonic mga kalapatids. Yun o. So tea tonic used and recommended by Joston. So naubos na isa kaya mag-o-open na ako ng bago. Yung bango o. Amoy ano siya mga kalapatids. Oregano. So napakaganda sa ibon. Susubukan natin mga kalapatids, dahil first lap pa lang, maganda na may pinakita ng ating mga ibon. So complete sila mga kalapatids, nag-clock silang lahat. So ipa-flash ko dyan sa screen yung ating clocking. Ayan mga kalapatids, dahil hindi ko napakita nung nakaraan mga kalapatids. So may mga nag-request, pakita ko raw yung mga naging speed. So nasa 3,500 plus yung ano dyan, nag-entry mga kalapatids. And then second lap ng pre-pooling, second lap ng grand pooling ng Honda. So ang ginagawa ko mga kalapatids, dahil nga meron tayo isa dun na panglaban sa kabila, so isang painuman lang yung tinitimplahan ko. And then pinapapasok ko muna, nilalabang ko doon, tsaka ako nilalagay ito na makainom. So hindi ko masyadong binibigyan yung mga pang-south dahil malayo pa yung karera. So puro plain lang sila. Yun o. Napansin ko nga din mga kalapatid sa droppings ng aking mga ibon. So wag tayo agad-agad magbibigay ng antibiotics or mga pangkoksidiosis. So baka nasa tubig nyo lang yan mga kalapatids. Kasi napansin ko, hindi ako satisfied sa mga nagiging droppings ng mga ibon ko, kahit na ang ganda ng kondisyon nila. Talagang hindi naman berde. Kumbaga, buo na ano, basa. Kumbaga. So, hindi siya green. Kumbaga, talagang brown na may kasamang tubig. So, napansin ko, bakit ganun? Iniisip ko baka wala sila sa kondisyon. And then sa gripo nga ako kumukuha mga kalapatids, dahil alam naman natin pag gripo may mga chlorine yan mga kalapatids. So pinalitan ko nga mga kalapatids. So nagigiba ko doon ng tubig sa malapit dito sa amin, dahil yung tubig na yun talagang nakahukay sa lupa na talagang parang poso siya, pero nilagyan siya ng makina para maging gripo, pero poso style niya. Talagang malalasahan mo yung tubig, manamis na mis yun, talagang masarap. Marami nag-iigib doon mga kalapatids. So pinalitan nga natin, then nabigyan natin sila ng halos magti 3 weeks na. Napansin ko yung droppings nila mga kalapatids. Ang ganda ng naging resulta mga kalapatids. So napansin ko sa tubig nga lang mga kalapatids, hindi ako nagbigay basta-basta ng antibiotics. So pansinin nyo rin mga kalapatids yung inyong mga ibon, yung mga droppings nila, baka sa tubig nyo lang. Kasi dito sa amin minsan, kadalasan pala yung tubig is malabo yung binubuga. So magugulat na lang kami, maitim yung timba. So napagdesisyon ako ang palitan ng ibang tubig. So okay naman mga kalapatids yung nagiging droppings nila ngayon. So sa patoka naman mga kalapatids, eto dati pa rin breeder mix, and then naghalo lang ako ng konting flyer mix at saka safflower, and then wool corn. Ayan yung wool corn mga kalapatids, at saka nag-add tayo ng konting mani. Ayan. So eto lang mga kalapatids yung pinapabaon natin sa ating mga ibon. So make sure lang din natin na malinis, walang halikabok, walang dumi. Then pansinin nyo minsan yung mga mani mga kalapatids, may mga amag yan sa kanyang balat. Kaya ang ginagawa ko dito, pinapaagusan ko ng tubig, and then medyo nilalamutak ko. Nang sa ganun, yung mga amag ng mani or ng patoka, ayan, kahit yung mga corn na ganyan, may
nagkakaamag yan. Kasi pag na once na nabasa yan o naanggihan ng ulan o kahit na anong basa, nag-moist. So, pansinin nyo, magkakaamag yung ano nyo. Mga seeds, kaya ang ginagawa ko habang tumutulo yung gripo, so medyo nilalamutak natin yung mga kalapatids. Ayan, nilalamutak natin. So nawawala mga kalapatids. Napapansin ko dun sa tubig, pagka sinasahod ko sa timba, eh maitim. So ibig sabihin, nawawala yung amag niya. Yung katulad nito mga kalapatids, so may amag. Oh. So parang nakabaon siya eh, sa butas. So inaalis ko na yan mga kalapatids. Kaya nagsisimula mga kalapatids yung ano, kanker mga kalapatids. Then minsan yung bacteria. So ayun mga kalapatids, breeder mix, flyer mix, mani, wool corn, tsaka safflower. And then ang binder natin dyan mga kalapatids, health oil. Ayan, use and recommended din ni Joston mga kalapatids. Ayan o, the most effective oil blend. Pasukan natin ng Carbo Plus at saka ng Amino Build mga kalapatids. Ayan. So nalalapit na naman yung kargahan mga kalapatids. Sana walang malaga sa 5 ibon mga kalapatids. Sa ngayon naman mga kalapatids, kung tatanungin yung kondisyon nila, napakaganda ng kondisyon nila mga kalapatids. Talagang pwede na ikarga mga kalapatids. And then nakapag paruting na ako kanina, maganda yung pinakita nilang routing. And then yung droppings, pag akit ko dito sa taas, eh talagang bubungad sa droppings. Sarap nun sa mata mga kalapatids, yung makikita mo yung droppings ng mga ibon mo, talagang buo, walang lusaw mga kalapatids. So talagang ano, kailangan lang talaga ng tutok mga kalapatids. Ayan, nabigay na natin yung T-tonic. So papainumin na natin sila mga kalapatids. So yun mga kalapatids, magtitimpla na tayo ng patuka. So takal-takal din. Health oil, pagkagayak sa second lap. Mix natin mabuti. Nung kumapit yung powder, hindi pa pumapasok yung mga pangsawot ko. Kaya minsan dinadiet ko yung mga yan eh. Sa ganun ano eh, mabilis pumasok. Amino Build, bubukas tayo mga kalapatids. Bung open yan. Sara muna natin tong health oil. Yun no? Baon yung ano. Carbo Plus.
Ay, konting-konti lang mga binigay natin mga kalapatids. Bigyan na natin sila. So yun mga kalapatids, minabuti ko nga ano, hawakan yung mga ibon kung kamusta na nga ba yung recover nila. Maganda na mga kalapatids, recover na. Warriors ko, bigyan nyo ako magandang laban at maraming nakaabang sa akin ng mga haters. Ay mga kalapatids, ha, disclaimer lang, wala akong kaaway ha, meron lang mga nag-aabang sa akin. High blood na high blood sa akin pagka maganda pa uwi ko or may nakuha tayong achievements. Dito sa pagkakalapate, hindi ako naniniwalang ano, marami kang magiging kaibigan. Sa akin, nakabaligtaran. Pagka nakukuha mo yung tagumpay, inis na inis sila, galit na galit. Kaya mga warriors ko, huwag kayong bibitaw. Ito, para sa haters ko to. Huwag kang mag-alala, ang ganda na ng kondisyon ng ibon ko. Magkakaalaman sa Sunday. Abangan mo, sa clocking. Masayang masaya yata siya eh, pagka wala akong paklak eh. Alam ko eh, nananalangin yung mga yan. Binabarang ako eh. Kumbaga, nananalangin. Huwag sanang mag-clock, huwag sanang mag-clock. Ang ganda na ng kondisyon mga kalapatids. Huwag lang madidisgrasya o kung ano man na nasa isip natin. Ilalaban itong mga ibon na ito. Gaganda na katawan. Ganda hipo. Yun nga lang ang masakit mga kalapatids. Nagbaksak. Ito, nagbaksak na rin to. Batay. Mahihirapan to ah. Huwag saan magtuloy-tuloy. Kala ko kasi sakto kaya hindi ako nagpaano. Nagpasingaw ng pakpak, hindi ako nagbunot. Kala ko sakto sa race. Yung dalawa goods. Itong dalawa, yung magkapares, yung lalaki at babae, nagbaksak. Ayan o. Nagbaksak ng pang walo. 10-9, okay. Ayan yung pang walo nila. Nagbaksak. Taguyod sana. Ganda na kondisyon. Ito, ngayon lang nagbaksak yung isa. Itong itim. Ngayon lang, nagbaksak mga kalapatid. So. Daily cage. So, okay mga kalapatid siya, ano, hinawakan ko lang sila.